kapuso. Unang sindak sa buhay ko ay nangyari noong first year high school ako. Hapon yun. Kagagalingan namin ng school. Nagpaiwan si Kuya Lemon sa kalsada dahil masaya ang harutan nila ng mga kaibigan niya, mga bakla din kagaya niya. Third year high school noon si Kuya Lemon. First year naman ako. Hanggang sa sentro ng baryo lang kasi ang jeep kahit kami ni Kuya ay lalakad papapasok sa eskinita patungong bahay. Sa eskinita nakasalubong ko si Papa. Gaya ng dati, samba ko lang mukha. Mukhang masungit, mukhang laging galit, pero sanay na ako sa kanya. Kaya't nagmano pa rin ako sa kanya. Ni walang imik si Papa. Para akong nagmano sa hangin. Pero agad din akong kinabahan dahil naisip kong baka makita niya si Kuya Lemon sa aktong nakikipagharutan ito sa mga kaibigan niya. Ayaw ni Papa ng ganon. Galit siya kapag nakikita niya sa aktong babakla-bakla si Kuya Lemon. Driver ng cargo truck si Papa kaya madalang siya makauwi dito sa amin. Kung minsan dalawang beses lang sa loob ng isang buwan. At sa mga pagkakataong wala si Papa, nagdidiwang naman si Kuya Lemon dahil nakakapagladlad siya sa kanyang mga kabaklaan. Pero kapag nandito si Papa, naaawa at natatawa ako sa pagpipigil ni Kuya na makahiyaw kapag nagugulat o makakembot. Pilit na pilit siyang maging lalaki sa kilos at boses. Pero kapag nandito si Papa, halos hindi na siya nagsasalita. Si Papa kasi naniniwalang magagamot pa ang pagiging bakla sa pamamagitan ng disiplina at desidido siyang gamutin ang pagkabakla ng kapatid ko. Dahil ayaw na ayaw ni Papa na tuluyang maging bading ang kanyang anak na pinagpamanahan pa rin naman ng kanyang marangal na pangalang Filemon. Noong hapon pa rin yun kapuso, nadatnan ko si Mama na umiiyak. Alala akong lumapit sa kanya. Inutusan niya akong isindi ang ilaw, pero dati naman na itong nakasindi. Hindi kita makita, anak. Umiiyak na sabi niyang nakahiga sa sofa. Nanghihina daw si Mama ayon sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon hanggang sa utusan niya akong tumawag ng tricycle. Dalhin ko raw siya sa ospital. Agad naman akong tumakbo palabas. Tama namang nakita ko si Rexon. Siya ang pinag-uusapan kong kumuha ng sasakyan. Mayroon kasi silang van pero sabi niya umalis daw ang papa niya dala ang van. Kahit anong sasakyan na, basta madala lang natin ang mama ko sa ospital. Sabi ko, yung pinagsasakyan na lang ng baboy nandyan, sabi niya. Okay lang yun, sagot ko. Noon naman mabilis na umuwi si Rexon sa kanila. Patakbo akong umuwi ng bahay at sa eskinita ay naabutan ko si Lola Mirang na susuray-suray. Lasing na naman sa syoktong pero hindi ko nasa pinansin dahil mas inaalala ko si Mama. Dumating si Rexon dala ang tricycle na pinagsasakyan ng mga baboy na binibili nila. Isinakay niya si Lola na kay bagal pa namang bumaba. Sinigawan ko si Lola noon dahil nabibigitan ako sa pag-aalalay sa aking umiiyak na ina. Pero nung maipuesto ko na si Mama sa sasakyan ng baboy, umiiyak namang dumating si Kuya Limon at dumudugo ang nguso niya. Humahagulgol, minumura niya si Papa. Umiiyak na nagtanong si Mama kung anong nangyari, ngunit ang sagot ni Kuya maglalayas na raw siya at hindi na siya magpapakita kahit kailan. Matagal niya nang nasasabi sa akin ang balak niyang paglalayas at nung araw na yon, na alam kong binugbog na naman siya ni Papa. Sa harap ng maraming tao, alam ko'y itutuloy na ni Kuya ang balak niya.
Ayaw ko siyang mawala, kaya dapat lang napigilan ko siya, pero napaandar na ni Rexon ang tricycle at ako na lang ang hinihintay niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, kung anong uunahin ko. Pigilan mo si Kuya pag umalis. Sigaw ko kay Lola Merang na nakangiti pa kahit na nahihirapan na nga ang anak niyang dadalhin nga namin sa ospital. Oo, oh, akong bahala, sagot pa niya. Noon nga umalis na kami ni Narigson papuntang bayan. Hindi ko mapigilan ang umiyak sa itsura namin ni Mama noon. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa baryo dahil sa sasakyan ng baboy kami sumakay. Sabi ng doktor, may diabetes daw si Mama. Ang pagpayat daw niya, ang panghihina, ang pamimintig ng mga kamay at paan niya, pati ang paglabo ng kanyang paningin ay sintomas ng diabetes. Nung umaga, bumalik din naman ang paningin ni Mama. Gusto na ulit niyang umuwi pero hindi kami pinayagan ng doktor. Dumalo pa ulit si Rickson ang kasama ang Mama niya nung gabi at sinamahan kong ako na magbantay kay Mama hanggang alas 11 ng gabi. Tulog doon si Mama dahil na sa ipinainom na gamot sa kanya. Matalik na kaibigan kasi ni Mama ang Mama ni Rickson at si Rickson naman ay gustong manligaw sa akin. 13 pa lang ako noon pero malaking bulas kasi ako. At hindi sa pagyayabang ay lagi akong muse sa mga klasiko nung elementary ako at nung maging nung first year high school. Si Rexo naman ay kabatch ni Kuya Limon. Third year na rin siya noon. Guwapo si Rexo at may kaya sila. Kaya lang lagi siyang natutukso na isip bata at mama's boy kasi laging kasama ang mama niya. Sa kabutihan ni Rickson sa akin at sa mama ko, alam kong dapat ko lang siyang mahalin at pahalagahan. Pero masyado pa akong bata noon para sa isang bata ay mahirap ang pinagdadaanan kong sitwasyon noon. Hindi basta-basta ang sakit ni mama at naglayas ang kapatid ko. Kahit babading-bading si Kuya Limon, mahal na mahal ko siya. Mabait siya sa akin at kay mama. Masipag siya at masayahin. Siya lang ang nagpapatawa sa amin ni Mama kapag wala si Papa, kaya hindi ko rin basta-basta matatanggap na mawala siya sa amin. Nung magising si Mama, paalis na noon si Rickson dahil mag-aalas 11 na yon ng gabi. Nalungkot si Mama noong mapagtanto niyang ako ang magbabantay sa kanya magdamag at ang ibig sabihin na hindi na ako makakapasok ng eskwela kinabukasan. Kaso lalo siyang nalungkot at umiyak dala ng pag-aalala nung masabi sa kanya na itinuloy ni Kuya Lemon ang maglayas. Mag-aalas 12 na nang imikan ako ni Mama. Nakadukduk lang ako noon sa kama niya habang nakaupo sa isang monoblock na upuan. Ang sabi ni Mama, "Anak, magdasal muna tayo bago ka matulog." Sabay kaming lumuha nung magdasal kami dahil si Kuya Limon ang ipinagdasal namin. Sana hindi siya mapahamak o manganib sa pupuntahan niya. Sana ilawan ng Diyos ang kanyang isipan na bumalik na lang sana sa amin. Ang taimtim naming dalang ni Mama na yon sa ospital noon. At siya rin nga, alam kong gabi-gabing pinagdadasal ni Mama mula noon.
na sana pabilikin ng Diyos sa amin si Kuya Limon, ay hindi nangyari. Dahil dumaan ang maraming taon, ngunit hindi pa rin bumabalik si Kuya Limon. Isa yon sa mga dahilan kung bakit may mga pagkakataong lumuluta ang isipan ng aking ina habang basa ng luha ang kanyang mga mata. Ilang beses na silang nag-away ni Papa dahil si Papa lamang ang nag-iisang sinisisi ni Mama kung bakit naglayas si Kuya Limon. Maging si Kuya Ephraim ay nakasagutan na rin ni Mama dahil kay Kuya Limon. Sundali si Kuya Ephraim at siya ang aming panganay at kagaya siya ni Papa na ayaw ding konsintihin ang pagiging binabae ng kapatid ko. Sa lalawigan ng Abra nakadestino si Kuya Ephraim kaya't madalas siyang makauwi dito o madalang siyang makauwi dito. Yung huling uwi niya noon, may kasama siyang babae. Nobya daw niya, si Ate Sally at siya na raw ang kanyang pagkakasalan. Noong sumapit ang petsa ng kanilang kasal ay muling lumuha si Mama dahil masama ang kanyang pakiramdam. Mapayat na doon si Mama dahil sa paggupo sa kanya ng kanyang karamdaman. Hindi kasi nabibili lahat ng gamot niya at alam kong sinasadya niyang lumiban kung minsan sa pag-inom ng kanyang gamot para hindi kaagad maubos ang mga ito. Ang dahilan ng pag-iyak ni Mama noong araw na yon bago sumapit ang kasal ni Kuya Ephraim ay dahil hindi siya makakasama kay Papa sa Abra. At ganun nga ang nangyari, sina Papa lang kasama ang kanyang mga kapatid ang nagtungo ng Bangged Abra. Ako, si Mama at si Lola Mirang ay naiwan dito. Kung nakapunta sina sana si Mama, siguradong makakapunta rin ako dahil mula noong unang pagkakataong maospital si Mama noong 13 years old ako, ay hindi na ako humiwalay pa kay Mama. Ako ang kanyang naging anino kung nasaan siya naroon ako. Oo kapuso, hindi ko iniwan ang Mama ko kahit sandali. Noong kasal ni Kuya Ephraim, 16 years old na ako noon pero hindi pa ako tapos ng high school. Tumigil ako ng first year high school ako. October kasi nung ma-ospital si Mama noong first year ako at mula noong marinig ko sa ang mga sinabi ng doktor na kailangan ni Mama ng kasama lagi-lagi sa bahay upang may mag-alaga sa kanya. Noon na po ako nagdesisyon na maghinto sa pag-aaral. Ayaw ni Mama na maghinto ako, pero sino ang mag-aalaga sa kanya kundi ako? Si Lola Mirang, hindi maasahan sa pagbabantay. Lagi itong lasing at parang may sira na nga ang utak mula nang mamatay si Lolo Ignacio noong grade 5 ako. Laging shock tong ang hanap at kung saan saan nakakarating. Hindi rin naman pwedeng tumigil sa pagiging driver si Papa dahil yun lang ang pinagkukunan namin ng ikabubuhay. Kaya sino pa ba ang dapat mag-alaga kay Mama kundi ako? Sabi ni Mama noon, ayokong uminto ka, baby. Gusto ko mag-aral ka pa rin. Gusto ko makatapos ka ng college. Wala kang magbabantay sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman. Hindi ko na lang siya sinagot noon dahil naalala ko yung unang pagkakataong madatnan ko siyang nanghihina at hindi makakita. Ayokong maulit yon nang wala siyang kasama. Natakot din ako na baka magaya siya kay Lolo Ignacio. Namatay ito nang walang kasama sa bahay. Nadatnan na lang namin siyang patay sa higaan niya. Hindi namin sigurado kung ano ang sakit ni Lolo Ignacio noon. Ipinagpalagay na lang namin at dala ng katandaan kaya siya namatay, kahit alam kong mas marami pang mas matatanda dito sa baryo noon na buhay pa.
Alam ko mo, hindi ako naging mabuting apo kay Lolo Ignacio noon. Hindi ko siya naalagaan. At marami siyang inutos sa akin na hindi ko sinunod. Mas gusto kong maglaro noon kesa ang bantayan siya o sundin siya kapag may inuutos siya. Ang mga yun ang dahilan kung bakit takot na ako noong mamatay si Lolo Ignacio. Baka kasi multuhin niya ako. Pero nung nagkakasakit na si Mama, noon na ako nakukonsensya sa pagpapabaya ko kay Lolo noon. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong huminto ng pag-aaral at alagaan na lamang ang aking ina. Noong 16th birthday ko, dadalawa lang kami ni Mama dito sa bahay. Binigyan niya ako ng 150 pesos para pambili ko daw ng pansit bihon na kalahating kilo na kailangan daw kapag birthday, pampahaba daw ng buhay. Hindi ako bumili ng pansit bihon. Ang binili ko, tatlong pakete ng pansit kanton at isang supot na mamon. Yun na lang ang pinagsaluhan namin ni Mama noong 16th birthday ko. Napaluha si Mama noon at sasabi niya, nasasayang na ang buhay mo dahil sa pag-aalaga sa akin. 16 ka na. Dalaga ka na sa pag-aalaga sa may sakit mong ina. Nasisira na ang kinabukasan mo at hindi ito tama. Hindi mo dapat gugulin ang buhay mo sa pag-aalaga sa akin. Ito ang umiiyak niyang sabi pero ako hindi na tinatablan ng mga simpleng drama ni Mama. Masyado na akong maraming narinig na malulungkot na salita ni Mama, pero iisa lang ang laging sagot ko. Walang ibang nag-aalaga sa akin nung maliit ako, Mama, kundi ikaw lang. Wala akong maalala na kahit minsan, kahit isa, na pagkakataon na pinabayaan o iniwanan mo ako. Kaya ngayon na ikaw naman ang nangangailangan ng pag-aalaga, aalagaan kita dahil ikaw ang mahal na mahal kong ina. At ako naman ang mahal na mahal mong anak, di ba? At hindi kita iiwanan. Kahit ano pa ang mangyari, Mama. Hindi kita iiwanan. Tandaan mo yan, Mama. Noong 16th birthday ko rin nangyari ang isang kaganapang nakakagimbal. Isang nakakagimbal na kaganapan kahit masasabi kong malas. Napakamalas ang aking 16th birthday. Dati na kaming umiiyak ni Mama noon dahil naalala namin si Kuya Limon habang kinakain namin ang handa kong instant pansit kanton. Pero napangiti ako nung maalala ko, yung isang birthday ni Kuya noon, ang niluto kasi ni Mama noon ay suman at saka ginataang munggo. Pagdating ni Kuya Limon galing ng school kasama ang mga baklang kaibigan niya, kaagad nakita ni Kuya ang nakahandang pagkain sa mesa, yung suman at saka ginataang munggo. Kaagad siyang nag-react, "Suman? Mama, bakit suman? Birthday ko naman to, Mama, hindi naman ito 40 days. Naalala kong tumawa si Mama noon pero niyakap niya si Kuya na nagbibiro din lang naman pala. Ganun daw kasi ang mga inihahanda sa mga 40 days ng patay na pinupuntahan nila, suman at kinataang munggo. Tumawa na rin si Mama nung ikwento ko sa kanya ito nung 16th birthday ko na yon. Kaso ilang sandali pa may mga dumating na tao. Natagpuan daw nila si Kuya, si Lola Mirang. Natagpuan daw nila si Lola Mirang sa tabi ng sapa. Akala daw nila tulog lang at lasing. Yun pala,
hindi na humihinga. Kaya po sa tuwing birthday ko, death anniversary ni Lola Mirang, mama ng mama ko. Muli ay gumuhit na parang punyal ang pagkawala ni Lola Mirang sa puso ko dahil alam kong hindi ko rin nagawa ng tama at sapat ang obligasyon ko para sa kanya bilang apo niya. Pero alam kong mas matindi ang pagkakonsensya ni mama sa nangyaring yon sa kanyang ina. Kasi ina niya yon. At ayokong maramdaman pagdating ng araw yung nararamdamang yon ni mama sa kanyang ina. Walang-wala kaming pera nung mamatay si Lola Mirang, pero ang mama ni Rigzon ang nagpautang kay mama ng pera. Gaya ng dati, laging nariyan ang mama ni Rigzon para sa amin at si Rigzon kahit dyan na siya sa Tuguegarao noon nag-aaral dahil college na siya, ay dumarating pa rin siya para lang maiparamdam sa akin na nariyan siya lagi. 19 na si Rigzon noon at napakakisig niyang binata. Alam kong tomboy na lang ang hindi magkakagusto sa kanya. Yun ay bunga ng pagiging mama's boy niya, ang kanyang mala-artistang itsura na alagang ina. Kahit isang peklat, wala kang makikita sa katawan ni Rigzon. Ang kinis ng kanyang balat, sustentado lagi ng mga bitamina at masusustansyang pagkain. Samantalang ako, oo, makinis din naman ako, maputi, lalo dat madalang naman akong lumabas ng bahay noon. Hindi ako nakakapag-shorts o nakakapagsuot ng maiksing palda mula nung magdalaga na ako dahil sa maitim na balat o birthmark sa hita ko na mas malaki ng konti kesa sa piso. Alam din naman ni Rexon ang tungkol sa balat kong yun, pero okay lang sa kanya. Ramdam ko na ako pa rin ang mahal ni Rexon noon kahit college na siya at kahit na ako'y taong bahay lang at tagapag-alaga ng aking inang may sakit. Nagpapahaging pa rin siya kapag may pagkakataon, pero ako naman, ramdam kong sobrang alangan na ako sa kanya. Mayaman na sila noon dahil dumating ang lola niya galing ng England at dyan na tumira sa bahay nila dahil hindi na raw angkop sa mga rayuma niya ang klema sa England. Naging masigasig din ang Papa ni Rexon upang itaguyod ang kanilang negosyo sa bayan. Hindi mo na kailangang isa-isahin ang mga bagay kung bakit ako alangan kay Rexon dahil unang tingin pa lang kay Rexon kahit nasabihin mong may ganda rin naman ako. Talagang alangan ako sa kanya. Kaya naman nang sumapit ang 17th birthday ko ay dumating siyang may dalang roses at regalo at nagtapat siya sa akin. Hindi ko siya nagawang sagutin. Sinabi kong masyado akong alangan sa kanya. Bakit alangan ka? Ano bang basis mo sa pagsasabi mo ng ganyan? Tanong sa akin ni Rexon. Simple lang, Rexon. Mayaman ang pamilya mo. Nag-aaral ka samantalang ako. Bigla siyang sumabad. Sophie, para namang pelikula yung mga sinasabi mong yan. Totoong buhay ito. Wala akong pakialam sa pagkakaiba ng estado natin sa buhay. Ang alam ko lang, Sophie, mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang babaeng gusto kong maging girlfriend. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging asawa balang araw. Sa totoo lang, napahiya ako sa sinabi ni Rexon na sa pelikula lang daw niya narinig ang mga ganong linya. Nung sinabi kong mahirap lang ako at siya ay mayaman, kaya ako alangan sa kanya. Kung totoo siya, tama siya. Hindi ako dapat mag-inarte dahil mahal na mahal ko rin naman siya.
Tuloy nakadama ako ng pagsisisi noong hindi ko siya sagutin noong araw na yon at lalo pa ako nagsisi noong makakwentuhan ko si Lola Tessie. Ang bunsong kapatid ni Lolo Ignacio na lolo ko sa mother's side. Narinig daw kasi niya sa mga kaibigan ni Rickson na nanliligaw si Rickson sa akin. Ang sabi ni Lola Tessie sa akin noon, "Huwag na magpakipot kay Rickson. Iba na kapag mayaman ang mapapangasawa mo. Hindi mo po problemahin ang pera. Pagdating ng araw na matanda na rin yung ama mo, magiging sakitin, madadala mo siya sa pinakamagandang ospital. Hindi kagaya ng nangyari kay Kuya Ignacio. Nagkasakit pero hindi man lang naipagamot dahil wala namang pera ang mama at papa mo." Natigilan ako sa sinabing ito ni Lola Tessie. "Nagkasakit po ba si Lolo? Akala ko dala lang ng katandaan kaya siya namatay." Tanong ko. Sandali siyang tumitig sa akin at saka napaluha. "Inilihim lang ni Kuya Ignacio ang sakit niya dahil ayaw niyang mahirapan ang mga magulang mo." Nalungkot ako sa sinabing yun ni Lola Tessie. "Kaya nga ang Lola Mirang mo, nagpakasira na rin. Naglalasing dahil ang totoo, hindi lang niya mailabas ang sama ng loob niya sa papa mo. Noon kasing nanliligaw pa lang yung papa mo sa mama mo, marami siyang kayabangan sa lolo mo. Nangako siya na pati ang lolo mo at lola mo ay aalagaan ang mamahalin niya kaya pag naging asawa niya ang mama mo. O anong nangyari? E di wala. E yung mama mo, napakaganda nung araw. May mga manliligaw siyang mayayaman at tagabayan. Eh pero puso kasi ang ginamit niya kaya yung papa mong driver ang napangasawa niya." Natinag ako sa mga narinig kong ito mula kay Lola Tessie. Honestly, hindi ko alam ang kwentong yun. Walang ganong kwento si mama sa akin kahit na 25 hours a day kami magkasama. Kaya ikaw, Sophia, para hindi ka magsisi sa bandang huli, utak ang gamitin mo sa pagpili ng lalaking aasawahin mo. At ang maganda, ha? Ang maganda, nasa harap mo na ang lalaking yon. Kahit kung ako sa iyo, Sophia, huwag ka nang magpakipot kay Rickson. Sunggaban mo na. Para naman gumanda ang buhay mo pagdating ng araw, Sophia. Noong napansin kong nasa mood si Mama, nabanggit ko sa kanya ang ikinuwento sa akin ni Lola Tessie. Umiyak si Mama dahil ang totoo daw ay hindi rin niya alam na may sakit si Lolo Ignacio noon. Napahanga pa nga si Mama sa galing ni Lolo sa pagtatago ng sakit niya pero kilala din daw niya talaga si Lolo. Ayaw niyang maging istorbo o alalahanin siya ng ibang tao. Pero nang mabanggit ko ang pahay ni Lola Tessie sa akin tungkol kay Rickson, ang sabi niya, "Hindi ako nagsisisi na ang papa mo ang napangasawa ko, anak. Totoong may mga mayayaman akong manliligaw noon pero hindi ko rin maiisip kung anong buhay ko kapag nakipag-asawa ko sa mayaman nga pero hindi ko naman mahal. Kaya ikaw, hindi kita pakikialaman sa pagdedesisyon mo tungkol sa pag-ibig pagdating ng araw. Sa ngayon, eh bata ka pa naman, baby. Mag-18 ka pa lang, di ba? At saka isa pa, kailangan pa kita dito. Pag 21 ka na, siguro wala na ako nun. Pwede ka na mag-asawa ng lalaking mahal mo talaga." Hindi na ako nag-react sa sinabing ito ni Mama pero ang totoo, hindi ko gusto ang sinabi niyang pag 21 na ako ay baka wala na siya. Ayaw ko lang mag-drama kaya't hindi ko na pinatulan ng dramang yon ni Mama. Pero ayokong isipin na mawawala si Mama sa akin. Ayoko.
Kaya lang nangyari pa rin ang kinatatakutan kong pagkawala ni Mama sa akin at ang masakit noong 18th birthday ko pa nagparamdam. Ang pagkakataong mawawala na si Mama sa akin. Oo kapuso, birthday ko ulit. Pinakain ko si Mama noon ng hapunan. Marami daw masakit sa kanya kaya konti nang ang kinain niya. May spaghetti naman ako noon, chicken sandwich bilang handa. Nasa kusina ako at naghuhugas ng pinggan nang marinig ko ang sigaw ni Mama. Patakbo akong lumapit sa sofa kung saan siya nakahiga pero ang sabi niya, "May tao, buksan mo ang pinto." Noong binuksan ko nga ang pinto ay isang matangkad at magandang babae, sosyal ang postura, napakabango, ang napagbuksan ko ng pinto. Nagulat lang ako dahil bigla niya akong niyakap, at pagkatapos niya akong yakapin ay patakbo ang babae palapit kay Mama at saka niya ito niyakap habang umiiyak. Sa tunog ng iyak niya, naguluhan ako. "Teka, sino ka ba?" Takang tanong ni Mama. Tumayo ang babae at saka nag-pose sa harap ni Mama na parang sasali sa beauty contest at saka nagsalita. "Hindi niyo na ako nakikilala. Ako ang anak niyong naglayas." "Felimon, anak?" "Oops, Mama, don't say that name. Patay na si Felimon Jr. Tawagin niyo na lang ako sa bagong pangalan ko. It's Feliz." Kinuha ni Kuya Limon si Mama, kaya nawala si Mama sa akin. Nagwala siya nang marinig niya ang kwento tungkol sa sakit ni Mama at ang pagkawala ni Lola, at hindi siya pumayag na hindi niya maisama si Mama para maipagumot daw niya sa Maynila. Ang rason ni Mama noon, kailangan daw hintayin si Papa pero ayaw pumayag ni Kuya Limon o Ate Feliz na raw. Alam mo, hindi siya papayag na isama kita, Mama, at kung kailangan kitang kidnapin, makuha lang kita. Gagawin ko yon. May kasama ako sa kotse, malaking lalaki. Siya ang bubuhat sa'yo kapag hindi ka sumama ng kusa sa akin. Basta one thing is sure, Mama, hindi ako papayag na hindi kita maisama. Ganito ang mataray na sabi ni Kuya Limon noon. "Pero anak, hahanapin ako ng papa mo." Umiiyak na rason ni Mama. "Hindi ka niya hahanapin, Mama. Matutuwa pa yon dahil wala na siyang pasanin sa buhay. Gaya ko nung naglayas ako. Hindi naman niya ako hinanap, di ba?" "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa papa mo. Asos, Mama. Mamamatay kang dilat kung aasa ka sa kanya. Hindi ka nga niya na ipapagamot eh. Pwes ako kahit ubusin ko ang kayamanan ng jowa ko, mapagaling lang kita." Mataray pa niyang sabi. Ayaw nang matawag ng kuya, Ate Feliz na daw. Ayon sa maikling kwento ni kuya, nag-parlor daw siya sa lawag nung maglayas siya. Doon niya nakilala ang isang turistang Algerian na si Andrar. Pangit daw pero bakla din na hindi nga lang halata. Bisexual kung tawagin niya noon. Sumama daw siya sa Algerian at noon gumanda ang buhay niya. Arabo din daw ang mga Algerian at hindi pwede ang bakla sa Arab world, kaya sa Thailand daw siya tumira. Sila ni Kuya Limon. Doon nagtayo ng negosyo si Andrar at doon na rin nagpa-opera si Kuya Limon para maging babae sa itsura.
sex change kung tawagin nila. Hindi pinapasok ni Kuya Limon si Andrarna na natili sa loob ng kotse. Pero nung ihatid ko si Mama sa kotse, ay nakita ko si Andrar. Matanda na at malaking tao nga. Noon na nawala sa akin si Mama Kapuso dahil kinuha siya ng aking kuya o ate Feliz. Ang sabi niya ibabalik din niya si Mama matapos na itong ipagamot sa Maynila lang. Nag-iwan sa akin si Kuya Limon ng maraming pera. Bumili daw ako ng cellphone para matawagan niya ako. Iniwan niya sa akin ang CP number niya. Sa mga text niya nung nasa Maynila na sila, nasa ospital na daw si Mama at huwag daw ako mag-alala. Mag-enroll daw ako sa pasukan. Pero nung may dalawang buwan nang wala dito si Mama, biglang may tumawag sa akin na bago at kakaiba ang number. Masyadong maraming digits. Sinagot ko, boses ni Kuya Limon ang narinig ko at ang sabi pa niya, nandito kami sa Los Angeles, California. Dito ko ipagagamot si Mama. Makinig ka, Sophie. Matagal na hindi mo makikita si Mama. Pero sinisiguro ko sa iyo na pagbalik niya, magaling na siya. Siyempre, Kapuso, ay naging kampante ako dahil na kay Kuya Limon na ang mama ko. Nakakausap ko rin si Mama kapag tumatawag si Kuya at alam ko masaya siya doon. Si Papa, nung dumating siya tatlong araw matapos tangayin ni Kuya Limon si Mama, sandali siyang naggalit pero tumahimik din. Noong sumapit ang pasukan, nag-enroll nga ako. 18 na ako noon pero balik first year high school ako. Ate ang tawag sa akin ng mga kaklase ko. Noong election ng class officers, may isa akong nomination for Muse pero agad akong nag-object dahil nakita kong musmus pa ang napilang escort. Sabi ng adviser namin, gawin na lang natin ang ate Sophie niyo na president. Yun, class president ako. Pero sa totoo lang, may matanda pa rin sa akin, si Jenny. 19 na si Jenny noon at may anak na nga pero first year din sa kabilang section nga lang. Pero naging friends kami kasi nga pareho kaming nakatatanda. Nag-click din ang friendship namin ni Jen lalo na't malapit lang sa school ang bahay nila at doon ako sa kanila tumatambay tuwing tanghalian. Ang cute-cute ng baby ni Jen. Ang mister niya ay OFW sa Alcobar, Saudi Arabia. Nanay niya at mga kapatid niya ang kasama niya sa bahay nila. Ako siyempre ang pinakamatalino sa klase namin. Siyempre naman, si Jen naman ang pinakamagaling sa klase nila. Natural lang dahil mga 13 anyos, 12 anyos ang mga kaklase namin. Isang araw sa school may lalaking humarang sa amin ni Jen. Hi, bati niya. Cute siya, moreno, cute ang mata. Ang ganda ng ngipin, mata, ilong, lahat. Sulat para sa'yo. Nakangiting sabi niya sabay abot ng kulay yellow na maliit na sobre. Yellow means happiness. Kaya sana, happy ka sa pagtanggap ng sulat na to. Sabi pa niyang, nakaka-mesmerize talaga ang kanyang ngiti. Kanino galing yan? Tanong ko. Sa akin. Sagot niya. Napatitig ako sa mukha niya noon. Sabay kindat pa kasi. Pag-uwi ko ng bahay, tsaka ako binasa ang sulat ni Perry John Lucas. Hindi ko na masyadong maalala yung laman ng letter. Hindi ko na kasi mahanap habang sinusulat ko ang kwentong ito. Trinay kong hanapin pero hindi ko na mahanap. Basta na, naging simula yon ang pagiging makulit ni Perry John o Perry sa akin.
At kahit cute siya, hindi ko naman siya kaagad pinatulan dahil mas matanda ako ng 1 year at saka 8 months sa kanya. 17 pa lang kasi siya noon. Actually, 16 pa lang pero ilang linggo na lang daw at ay 17 na siya. Samantalang ako ay 18 years old na ako noon. Pero 4th year na si Perry noon at 1st year ako. Parang nakakaasiwang tingnan kapag nakipagmabutihan ako sa kanila o sa kanya. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ko siya dapat patulan ay may lalaki na sa puso ko. At iyon ay si Rexon. Pero hindi pa kami ni Rexon noon. Kaso madalang na kaming magkita dahil nakabili ang lola niya ng bahay dyan sa Tuguegarao. Hindi daw kasi komportable ang lola niya sa buhay baryo na walang telepono, walang internet. Kahit ang mga simpleng bagay lang na yun daw ay mapagbigyan siya dahil nakasanayan niya ang mga ito sa England, kaya siya bumili ng bahay dyan sa Tuguegarao. Yung papa na lang niya at ilang katulong na iwan sa bahay nila dito pero paminsan-minsan ay umuwi din sila dito at sa mga pagkakataon ay nakakasama ko naman kahit sandali si Rexon. Napakabait niya sa akin at kung minsan ay tinutulungan pa niya ako sa mga gawaing bahay kahit naiinis ako kapag ginagawa niya yun dahil alam ko namang hindi siya nagtatrabaho sa bahay nila. Gusto ko kasi kaharap na kita. Usap na tayo face to face kaya kailangan matapos na ang ginagawa mo kaya tulungan na kita. Ganito ang sabi niya nung unang tulungan niya ako sa paglilinis ng bahay. Hinayaan ko na lang si Rexon noon. Alam mo, Sophie, marami ring magaganda sa Tuguegarao. Pero walang nakakasapaw sa kagandahan mo para sa akin. Sabi pa ni Rexon minsan, mas maganda ang kuya ko kaysa sa akin eh. Sana nakita mo nang umuwi siya, sabi ko. Nakita ko ang mga pictures niya sa Friendster. Friend ko siya sa Friendster. Pero hindi naman siya mas maganda sa'yo, Sophie. Oo, parang babae nga siya. Pero mas maganda ka pa rin sa kanya, sabi pa niya. Nung time na yun kasi ay Friendster pa lang ang uso. Hindi pa masyadong uso ang Facebook noon. Pero wala din akong Friendster noon kasi wala pang internet sa bayan. Kahit sino pang sabihin mo na mas maganda sa'yo, Sophie, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. At ikaw pa rin ang gugustuhin kong makasama habang buhay, sabi pa ni Rexon noon. Kapag gano'n ay hindi ako makatingin sa kanya dahil naaalala ko si Perry. Noon kasi ay makulit na talaga si Perry sa akin at nakakadama na rin ako ng pagmamahal para kay Perry. Nagulat lang ako noon dahil parang nahulaan ni Rexon ang laman ng isip ko. Ang sabi kasi niya, sana lang Sophie, kung mayroon ka mang lalaki na sasagutin at iibigin, sana ako yon. Sana ako lang. Dahil ako, kahit nung bata pa tayo, mahal na mahal na kita. Sumunod na araw noon ay naging nakakalito para sa akin dahil sa kakulitan ni Perry. May isang tanghali pagkatapos ng recess. Bumalik ako sa classroom pero sabi ng seatmate ko, Ate, kinuha ni Perry yung bag mo. Kunin mo daw sa kanya sa harap ng bulletin board. Nakadama ako ng inis. Noon kaya nagpunta nga ako sa bulletin board. Nasa pinakaharap na building yon pero pagdating ko doon, naabutan kong nagsusulat sa bulletin board si Perry habang nakasukbit sa balikat niya ang bag ko at ang sinusulat niya, I love you, Sophia. She is my life. Ang lalaking letra nito at alam kong bawal ang magsulat doon kung hindi rin lang official na announcement. Hindi ko alam kung lalapit ako noon kasi ang daming estudyante pinapanood siya sa pagsusulat.
pero nakita niya ako. Yun! Yun si Sophia! Sigaw niya. Tinginan sa akin ng mga estudyante. Napahiya ako kaya't mabilis akong bumalik ng classroom. May teacher na kami noon kaya pumuesto na ako sa upuan ko pero agad ko rin nakita si Terry sa pintuan. Nakangiti sa teacher namin. Ah, excuse me ma'am, sabi niya tsaka pumasok. Yes, Mr. Lucas, nakangiti rin ang teacher naming dalaga noon. Kilala si Terry sa school kasi isa siya sa mga cute at mapormang estudyante. At balitado din ang pagka-playboy niya dahil daw sa dami na rin ang naging girlfriends niya sa school. Ma'am, di ba sabi nila, ang teacher daw po ang pangalawang magulang ng mga estudyante? Nakangiting tanong ni Perry sa teacher namin. Yes, that's true, Mr. Lucas, sagot naman ang teacher. Kung ganun po, bilang pangalawang magulang ni Sophia, pwede ko po bang hingiin ang kamay niya sa inyo? Tumawa ang teacher namin pati ang mga kaklase ko. Kahit ako ang pinakamatandang estudyante noon, alam kong nag-blush pa rin ako sa hiya. Pero hindi ko rin maitatanggi na noong mga panahong yun, kapuso, ay malaki na ang puwang ni Perry sa puso ko. Kahit alam kong marami na siyang pinaiyak na babae sa school, hindi ko pa rin mapigilan ang puso kong mahulog para kay Perry dyan. Kahit na mas matanda ako sa kanya. May isang hapon pa, uwian na namin nun. Bigla na lang hinablot ni Perry ang bag ko. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Sige na, sumunod ka na. Nakangiting utos ni Jen na siyang kasama ko noon. Alam kong may gagawin na namang kakulitan si Perry noon kaya hinayaan ko na lang. Style niya talaga yon. Sinundan ko nga siya pero nakita kong sumakay siya sa kanyang lumang Kawasaki na dati raw pampasada pero single na. Sakay mahal ko, sabi niya pero nagdalawang isip ko. Hindi ako kumilos. Sakay o bag? Nakangiting tanong niya. Sumakay na lang ako kasi alam ko namang hindi niya ibibigay ang bag ko. Kapit ka mahal ko ha, mabilis ito. 1,000 kph ang takbo nito, sabi niya pero ang totoo, mabagal yun at maingay. Nakadama ako ng kilig nung mahawakan ko ang katawan niya. Parang may kuryente sa katawan ko noon. Ayaw niyang sagutin kung saan kami pupunta. Basta lumabas kami ng highway at makaraan ng ilang minuto ay pinasok niya ang gubat. Wala talagang daan kasi doon at sa pagitan ng mga puno niya idinaan ang motor niya. Kabado ako noon dahil parang may masama siyang balak sa akin pero hindi ako nag-ingay dahil siyempre namamayani pa rin sa akin ang katotohanan mas matanda ako sa kanya kaya hindi ako dapat mag-inarte na parang bata. Noong pataas na yung lupa sa gubat, hindi na maakyat ng motor niya. Noon niya inihinto ito. Halika mahal ko, sabi niya sabay abot ng kamay niya para alalayan akong umakyat. Saan ba tayo pupunta? Ano bang balak mo? Dadalhin lang kita sa lugar na itinuturing kong paraiso, sagot niya. Huwag na, Perry. Next time na lang. Kung ganun, abangan mo na lang sa tulay itong bag mo. Dahil iyaanod ko yan sa idog, sagot niya tsaka umakyat. Wala akong choice kundi ang sumunod na lang hanggang sa makita ko siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na napakaraming ugat na malalaki pero napakarami ring dahon. Nakasalampak siya sa malaking bato na nasa ilalim ng puno at mula noon ay natatanaw ang napakalaking Cagayan River. Sa totoo lang maganda nga ang lugar, lalo na't palubog na noon ang araw. Kaso napansin kong may mga wrappers ng sichiria at lata ng coke. Ito ba ang paraiso mo? Tanong ko. Yes, mahal ko, sagot niya. Ilang babae na ang dinala mo dito? Tanong ko. Ikaw pa lang. Ganon. E anong ibig sabihin ng dalawang lata ng coke in kanyan at mga balat ng sichiria?
Sa akin yan. Nagbabaon ako pag nagpupunta ako dito mag-isa. Sagot niya saka tumayo at saka umakyat sa puno. Wait ka lang dyan, mahal ko. May kukunin lang ako, sabi niya. Masyadong madahon ang punong yon at ang taba kaya halos hindi ko makita si Perry nung nasa taas na siya ng puno. Narinig ko lang siyang kumakanta ng kanta ni Alison Krauss na Baby Now That I Found You. Malakas ang kanta niya, wala sa tono. Kulang na lang ay umalingaw-ngaw ang boses niya sa maliit na gubat at napapangiti na lamang ako. Pagbaba niya ay may dala siyang maliit na banig na plastic na kulay yellow. Kaagad niyang inilatag yon sa ibabaw ng malaking bato. Ang kulay yellow na plastic na banig na yon. Yellow means happiness, kaya dapat happy ka sa pag-upo dito, mahal ko. Nakangiting sabi niya. Kahit kailan na hindi nawawala ang karisma ng kanyang ngiti sa akin. May taguan ka ba ng banig sa taas? Tanong ko. Wala. Tinatali ko lang, sagot niya. Tsaka pagkatapos nun ay binuksan niya ang kanyang bag. Napangiti ako nang makita kong naglabas siya ng malaking sweet corn na sechiria at dalawang lata ng coke. Inabot niya sa akin ang isang lata tsaka binuksan niya ang sweet corn. Kumuha siya ng isang peraso ng sweet corn at saka sinabing yellow. Ako nang nagtuloy, means happiness, sabi ko. Tumawa siya at saka sinabing, kaya dapat masaya ka kasi isusubo ko sa iyo ang unang buti lang sweet corn na ito. Ang ibig sabihin, masaya kitang bubusugin ng aking pagmamahal. Tinanggap ko na lang ay sinubo niyang sweet corn dahil sa gutom. Hindi dahil sa gutom o gutom ang sikmura ko noon, kundi dahil gutom ako sa pagmamahal. Napakaganda ng lugar na yon. At yung idea na kami lang ni Perry ang naroon ay napakasarap sa pakiramdam. Hindi ko lang napaghandaan ang paglapit ng mga labi ni Perry sa mga labi ko. Agad kong inilayo ang mukha ko pero isinunod niya ang mga labi niya at doon ay hindi na ako nakaumang sa halik na yun ni Perry. Napapikit na lang ako noon dahil dama ko ang sarap ng mga labi niya. Masuyo, malambot. Pagkatapos ng halik niyang yun ay pinagmasdan ko ang mga mata ni Perry at narinig ko sa mga labi niya mga salitang, "Baby, now that I found you, I will never let you go." Hindi ko na malayang nasagot ko si Perry nung hapong yun at naulit-ulit pa ang pagsama ko sa kanya sa kanyang paraiso. Pero sinikap kong umiwas na sa kanyang halik dahil alam kong ang halik ay simula ng pag-angkin ng lalaki sa iba pang bahagi ng katawan ng isang babae. Sabi nga ni Mama noon, kapag daw ibinigay mo sa lalaki ang iyong mga labi, sa susunod, iba na ang hihilingin nito. Kaso may isang hapon noon, gusto niya akong halikan pero ayaw ko. Nasa paradise niya kami noon. "Pag hindi mo ako hinilakan, tatalon ako sa ilog," sabi niya. "Eh, tumalon ka," sabi ko naman. Pero sobra. Sobra ang takot ko noon, kapuso, nung tumalon nga siya. Mataas yun at alam kong malalim ang ilog. Sobra ang takot ko noon, lalo na nung hindi ko na siya makita sa tubig. Sigaw na ako ng sigaw at umiiyak na ako. Pero makaraan ng ilang minuto, narinig ko siya at napalingon ako. Naglalakad na siya noon mula sa banda roon, basang-basa. Lumapit siya sa akin at ang sabi niya, "Halikan mo ba ako o hindi?" Hinalikan ko na lang siya. Hindi lang dahil sa takot kong muli siyang tumalon, kundi dahil sa ayaw ko nang gawing gaga ang sarili ko sa pagtanggi sa isang bagay na gustong gusto ko rin naman talaga. Pero sa totoo lang, ang pag-iyak ko noong tumalon siya sa ilog ay tanda ng takot. Tanda ng takot kung baka mawala siya sa akin. Nung hapong yun na basang-basa si Perry, niyaya ko siyang umuwi na pero ayaw pa niya.
naghubad siya ng pantalon para daw matuyo ng konti at naawa o natawa ako nung makita ko ang kulay ng brief niya. Yellow. Baduy, sabi ko, pero ang sabi niya, hindi naman baduy ang nasa loob nito. Gusto mo, ipakita ko sa'yo. Nakatawang sabi niya. Pero sa totoo lang, ang cute ng puwet at saka legs niya. Pantay-pantay ang kulay brown ng balat niya mula mukha hanggang puwet hanggang hita. Uy, huwag kong tumangin ka, oh. Baka matukso ka, sabi niya. At saka hindi baduy ang yellow, no? Because yellow means happiness. Ako na lang ulit ang nagtuloy. Tama. At kapag kinasal na tayo, mahal ko, yellow ang damit ng mga abay. Ano nang tawag sa mga ganon? Yung kulay kapag kasal? Motif, sabi ko. Oo, yellow ang motif natin, sabi niya. Tsaka niya ako inakbayan pero tinulak ko siya kasi naasiwa ako. Kasi nga, nakabrief lang siya. O, ba't ka nakatakot? Hindi naman nanunuklaw to, no? Tsaka hindi nagagalit yan. Kasi basa, giniginaw. Kaya lang may isang araw noon na dumating si Rexon biglaan sa bahay. May dala siyang teddy bear na malaki. Uwi daw ng tita niya galing ng England. Noon ako nakaramdam ng pagkakonsensya dahil alam kong niluloko ko na si Rexon. Kaso wala akong lakas ng loob na magsabi sa kanya ng katotohanang may iba na akong mahal. At hindi ko alam kung paano ko itatago kay Rexon ang bagay na ito sa napakahabang panahon. Dumaan ng maraming araw, sa apari kami nag-challenge. Sa totoo lang sinundan ko si Pero doon kasi doon siya nag-enroll. Nung time na yon ay magaling na si Mama at nakauwi na nga siya sandali dito pero bumalik din siya ng Thailand dahil may trabaho si Mama doon. Wala na daw kasi sina Kuya Limon at ang jowa niyang si Andrar. Break na daw sila. Naghihirap na daw si Kuya noon dahil sa maraming utang kaya't nagtatrabaho na siya sa isang bar bilang entertainer. May problema si na Mama at Papa noon. Ewan ko kung paano nilaman ni Mama na may babae si Papa. Hindi naman ako nagsumbong pero iniwasan ko si Papa mula nung makita ko sila ng babae niya. Hindi ako nanghihingi ng pera niya at kay Mama lang ako umaasa. Hindi ako nagsalita ng kahit ano kay Papa pero pinaramdam ko sa kanya ang galit ko sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya. Kaya ni Mama na pag-aralin ako kahit sa Maynila pero ayaw kong magkalayo kami ni Perry. Sa aparil lang kasi ang gusto ng uncle ni Perry. Yung uncle niyang nasa Amerika ang nagpapaaral sa kanya dahil hindi na raw kaya ng parents niya na pag-aralin siya. Noong first year college ako, 22 years old na ako noon. 18 naman si Perry noon at third year na siya sa kursong commerce. Si Rigson naman ay nagtatrabaho na sa isang bangko dyan sa Tuguegarao noon pero sabi niya, panandalian lang daw ang pagtatrabaho niya sa bangko dahil hinihintay lang niya ang tawag ng tita niya sa England. Alam ni Perry ang tungkol kay Rigson. Pero si Rigson hindi niya alam ang tungkol kay Perry. Alam din ni Perry ang lahat ng kabutihan ni na Rigson sa pamilya ko noon, pero wala akong narinig na salita mula kay Perry. Mahal na mahal ko na si Perry noon dahil napatunayan kong nagbago na siya sa pagiging playboy niya.
wala siyang ibang babaeng pinansin hanggang sa nakatapos siya ng college. Noong third year na ako, walang mapasukang trabaho si Perry kaya siya namasada muna ng tricycle. May isang araw na tumawag sa akin si Regson. Gusto daw niyang magkita kami at mag-usap. Pupunta daw ba siya sa Apari? Sa akin o uuwi na lang ako dito sa amin? Umuwi na lang ako dahil natatakot akong baka magpunta sa boarding house si Perry at magkita sila. Nagulat lang ako noong mag-usap kami ni Regson. Bigla kasi niya akong niyakap at pagkatapos nun ay nakita ko siyang parang maluluha. At ang sabi niya, magkakalayo na tayo, Sophie, pero babalik ako. At pagbalik ko sana, handa ka ng pakasalan ako. Sabi niya tsaka niya kinuha ang kamay ko at isinuot niya ang isang singsing sa daliri ko. Napakaganda ng singsing at kakaiba ang kinang ng kanyang mga bato. Ingatan mo sana ang singsing na ito, Sophie, dahil galing pa yan sa lola ng lola ko. Noong mamatay siya, binigay daw niya sa lola ni lola, tapos kay lola, tapos ibinigay naman ni lola kay mama, at ngayon, sa'yo naman. That means na ang singsing na yan ay para sa mga special na babae sa aming pamilya. Pero Rexon, hindi mo ito, bakit mo ito binibigay sa akin? Tanong ko tsaka akmang tatanggalin ko ito sa daliri ko pero pinigilan ako ni Rexon. Dahil ikaw ang susunod na special na babae sa aming pamilya. Yun nga Rexon eh, bakit ako? Noon ay tinitigan ako ni Rexon, halos malusaw ang titig niya, o halos malusaw ako sa titig niya at ang sabi niya, buong buhay ko, Sophia, ikaw lang babaeng nagpapatibok sa puso ko, sa tingin mo ba makakaya ko kapag hindi ikaw ang napangasawa ko? At ikaw, Sophia, magagawa mo bang saktan o tanggihan ako samantalang alam mong kaya kong ibigay ang lahat sa'yo, pati buhay ko, Sophia. Handa akong ibigay sa'yo dahil mahal na mahal kita. Hindi na rin ako nakatanggi noong isakay ako ni Rickson sa kotseng dala niya. Sinadya ko nga lang i-off ang cellphone ko no dahil baka tumawag si Perry. Inuwi ako ni Rickson dyan sa Tuguegarao at iniharap niya ako sa Lola Lucila niya. Hangang-hanga ako sa Lola niya. Kahit nasa bahay lang, nakapustura talaga. Bagay pala sa'yo ang legacy ring ng pamilya, iha. Sabi niya tsaka hinawakan pa niya ang kamay ko. Ngumiti na lang ako noon pero iba ang kabog ng dibdib ko noon, kapuso. Iha, please take care of that ring. Just exactly how you take care of the love of my grandson, Rexon. Those stones are genuine diamonds. So precious, just like the love of my grandson for you. In 2 years' time, babalik siya at mapapalitan ang singsing na yan ng wedding ring. Hindi ba, Rexon? Yes, Lola. I assure you that. Sagot naman ni Rexon na sa susunod na araw ay magpa-flight na papuntang England. Hindi ko napigilan ang umiyak noong ihatid ako ni Rexon dito sa bahay. Niyakap niya ako at sinabi niyang, don't worry, tatawagan kita. I will miss you very much to Sophia, pero 2 years? 2 years is not that long to wait. Besides, nag-aaral ka pa lang naman. Pagbalik ko, graduate ka na or baka licensed nurse ka na siguro. Tumangutango na lang ako noon pero kapuso, ang totoo, hindi ang pag-alis niya ang iniiyakan ko kundi ang matinding kaguluhan sa isip ko.
Nasa daliri ko na ang legacy ring ng kanilang pamilyang diamante pa pala ang mga bato. Gusto kong isoli kay Regson pero paano ko ba siya sasaktan? Paano ko siya magagawang saktan samantalang alam ko ang katotohanan mula pa noong mga bata kami ay ako na. Ako na ang mahal niya. At masyadong marami na akong utang na loob sa kanya at sa pamilya niya, lalo na nung nagigipit pa kami dahil sa sakit ng mama ko at noong mamatay ang lola Mirang ko. Paano ko sasaktan ang isang taong kahit minsan ay hindi ako sinaktan? Nung hapong yun, umalis din si Regson. Naiwan akong nakatulala sa tabi ng bintana ng kwarto ko. Nakatanaw sa likod ng bahay. Nang marinig ko ang ugong ng lumang motorsiklo ni Perry, dali-dali akong lumabas ng kwarto ko at nagbukas ako ng pinto ng salas. Nakatayo na doon si Perry ngunit iba ang itsura niya. Wala ang kanyang matamis at malakas ang karismang ngiti. Seryoso siya. Agad niyang sinulyapan ang kamay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Huli na nung tangkain kong itago sana ang singsing sa daliri ko. Humigpit ang kahawak ni Perry sa kamay ko at natakot ako nung hugutin niya sa sarili ko, sa daliri ko ang singsing. Pero anong gagawin mo? Tanong ko. Hindi ka magpapakasal sa iba, Sophie. Hindi para sa iyo ang singsing nito. Sabi niya tsaka umalis. Hinabol ko siya pero hindi niya ako pinansin. Sobrang gulo ng isip ko noon pagbalik ko sa bahay, ring ng ring ang cellphone ko. Si Rickson ang tumawag. Nung sagutin ko, "Nandiyan na ba si Perry?" Tanong niya. Nagulat ako dahil paano niya nalaman ang tungkol kay Perry o kung sino si Perry. Nakasalubong ko siya kanina. Nag-usap kami. Sinabi kong engaged na tayo at huwag na siyang manggulo sa atin. Pero Rickson, paano mo nakilala si Perry? Hindi naman ako tanga, Sophia, para hindi malaman ang mga nangyayari sa'yo. Pero okay lang sa akin. Kasalanan ko kasi malayo ako sa'yo. But still, I don't believe na seryoso ko sa kanya. Please, keep that ring, Sophie. At gaya ng sabi ko, sabi ng lola ko, babalik ako in 2 years at magpapakasal tayo. Pero Rickson, I have to go, Sophia. Just remember, Sophie, I love you and I trust you. Hindi sinasagot ni Perry ang mga tawag ko at hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko nung araw na yon matapos siyang tangayin ang singsing na bigay ni Rickson. After 2 days, nakareceive ako ng text mula sa bagong number. Sophie, si Perry ito. Nakitext lang ako. Binato ko sa ilog ang cellphone ko dahil sa sama ng loob ko sa'yo. Mawawala muna ako. Pero babalik ako. Pero yung singsing, reply ko. Pero hindi na siya nag-reply. At mula nung araw na yun na hindi ko na siya nakita ulit. Sabi ng mama niya, nasa Maynila daw at nagtatrabaho. May lungkot sa mata ng mama niya noon pero halatang ayaw niyang magsalita. Noon ay napaluha ako sa harap ng mama ni Perry. Hindi ko kayo maintindihan, Sophia. Umiyak din si Perry sa harap ko pero ayaw niyang magsalita. Pwede ba akong makialam sa inyo? Hindi ko nasagot ang tanong na ito ng mama ni Perry. Ayaw ko rin kasi magkwento dahil alam kong kaya hindi nagkwento si Perry sa mama niya ay dahil ayaw niyang masira ako. Ako kasi ang may kasalanan kung bakit nagkakagulo kami dahil inayaan kong isuot ni Regson ng singsing na diamante sa darili ko.
pero ang mga buwan ay naging mahirap para sa akin. Bakasyon na noon bago ako mag-fourth year, dumating dito sa bahay ang mama at lola ni Rigzon. May dalang isang kahon ng regalo mula kay Rigzon galing ng England. Napansin kong nakatingin ang lola ni Rigzon sa daliri ko at nagtanong o nagtatanong ang kanyang mga mata. Patay-mali siya ako noon at sinikap kong iligaw ang usapan pero narinig kong nagsalita pa rin ang matanda. Ah, Sophia, where is the ring? Pero noon ay handa na akong magsinungaling. At tinatago ko po kasi nandito lang naman po ako sa bahay. No, iha, you should wear it all the time. Eh, nagtatrabaho po ako ng mga home chores. Naglalabo po ako, naglilinis po ako. Baka po masira lang. Hindi masisira yun, iha. Because it's a genuine jewelry. More than 50 years old na yun, iha. Eh, iniingatan ko po kasi ng sobra. Ayoko pong gamitin araw-araw. I know po how precious is that ring at ayoko pong masira ko lang. Sabi ko. Ngumiti na lang ang matanda pero sobra ang dasal ko noon na sana naniwala siya sa sinabi ko. Pero pag alis nila umakyat ako dahil sa sobrang kaguluhan sa isip ko. Nagsisimula na akong magalit noon kay Perry kahit na mahal-mahal ko pa rin siya dahil sa pagkuha niya sa singsing. Ang masakit hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagsinungaling sa mama at lola ni Rigzon. Tuloy-patuloy itong gumugulo sa isipan ko kaya't halos hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Isang gabi bigla ko na lang naisipang pumunta na lang kaya sa malayo, sa Thailand, kina Mama at Kuya Limon. Lalayas na lang ako para matakasan ko ang problema ko. Nagtapos ako ng kursong nursing noong 2006. Kagad din ako nag-review at nag-take ng LEN o licensure examination for nurses pero hindi ako sinuwerteng makapasa. Isang bagay pa ito na ikinahiya ako sa pamilya ni Rigzon dahil bago ako mag-take ng exam ay panay ang text ng mama ni Rigzon sa akin na ipagdadasal daw niya ako na makapasa ako. Lagi kasing tumatawag si Rigzon kaya nabanggit ko sa kanya noon na magte-take na ako. Kaya nung lumabas ang resulta ng exam, hiyang-hiya ako mag-reply sa text ng mama ni Rigzon. Pero alam namang magsinungaling ako kaya't sinabi ko ang totoo. There's always a next time, anak. Reply sa akin ng mama ni Rigzon. Sa tingin ko sa mama ni Rigzon niya, nalaman na hindi ako pumasa. Nilambing ako ni Rigzon nung tumawag siya. Ang sabi niya, siguro may plano si God kung bakit hindi kanya ipinasa. Anong plano naman yun? Tanong ko. Ang gusto niya, hindi ka magtatrabaho. Sa bahay ka lang at aalagaan mo lang ang mga magiging baby natin. Ganon ang sabi ni Rigzon. Maganda sana yun sa isip-isip ko ang magsilbing may bahay lang at full-time mom. Pero sa totoo lang hindi ko ma-imagine na si Rigzon ang asawa ko. Kahit patuloy na pinahihirapan ako ng pag-alis ni Perry, dala ang singsing na importante. Ang legacy ring ng pamilya ni Rigzon, sa totoo lang si Perry pa rin ang gusto kong maging asawa. Mas na-imagine ko ang sarili ko na ang mga batang kamukha ni Perry at kasing kulit niya ang mga batang aalagaan ko. Sabi niya babalik siya, pero isang taon na mahigit mula nang umalis siya, ni hindi siya nagparamdam sa akin. Namimiss ko siya ng sobra. May mga pagkakataon pa na nagpupunta akong mag-isa sa paraiso niya upang umiyak lang doon ng umiyak sa ilalim ng malaking punong nakikipagtanawan sa malawak na ilog. Minsan tinangka ko pang akyatin ang punong yon para kunin sana ang plastic na banig ni Perry na kulay yellow. Pero hindi ko naman kinayang akyatin.
May teknik kasi si Perry sa pag-akyat dun sa punong baliting yon. Pero nung salitin ko ang taas ng puno, nakita ko doon ang kulay yellow na banig. Napapangiti ako noon kapag naalala ko kung paano bigkasin ni Perry ang mga salitang yellow means happiness. Pero agad din akong malulungkot dahil wala na sa paningin ko ang taong nagdadala ng ngiti lagi sa mga labi ko. Wala na si Perry. Sa kawalan ng magawa at sa hirap ng pag-iwas sa pamilya ni Rigson, lalo na sa mama at lola niya, naisipan kong makiusap kay mama na pupunta muna ako sa kanila sa Thailand gamit ang tourist visa. Nakapunta naman ako at nagtangkang makahanap ng trabaho doon, pero napakahirap. Kagaya din dito sa Pilipinas na maraming tao ang walang trabaho, marami ang naghahanap ng trabaho. Kasubuan lang naranasan kong mamasukan bilang tagalinis sa malaking bahay ng kaibigan ng ama ni mama. Pero 2 linggo lang ang itinagal ko doon dahil napakabastos ng lalaking anak ng may-ari ng bahay. Hinawakan niya ang puwit ko at pinisil pa. Gusto kong sapakin noon pero naisip ko baka mapahamak lang ako kaya umalis na lang ako sa trabaho ngayon. Yun din ang payo ni Rigson. Sabi niya doon na lang daw ako tumira sa bahay nila kasama ang mama at lola niya. Total, doon din naman daw ako titira kapag kasal na kami. Bawat tawag ni Rigson laging may takot sa dibdib ko. Buti na lang at parang wala sa kanya ang tungkol sa singsing. Niminsan na hindi na niya tinanong ang tungkol sa singsing sa akin. Kaso wala talagang dating sa akin ang mga sweetness niya at ang mga plano niya para sa buhay namin kapag kasal na daw kami. Dahil ang totoo hanggat maaari ay ayaw ko ang magpakasal kay Rigson. Noong mag-expire ang tourist visa ko sa Thailand, umuwi din ako dito. Pero hindi ako nagparamdam sa pamilya ni Rigson. Sa Maynila ako naghanap ng trabaho at pinalad akong matanggap bilang receptionist sa isang 5-star hotel. Okay lang naman ang sweldo. Iba na ang number ko noon. Itinago ko lang ang SIM card kong luma. Kung mayroon mang isang tao na napagbigyan ko ng bagong number ko ay si Jen lang, na noon ay 3 na ang anak. Pero biniling ko siya na huwag niyang ipamigay ang number ko kahit kanino. Ramdam ko noon na malapit nang umuwi si Rickson dahil 23 months na siya sa England. At habang papalapit ang uwi niya, pakiramdam ko ay para akong bibitayin. Hanggang sa noong saktong 2 years na siya, ginamit ko ang lumang SIM card ko at nagulat ako sa mga nabasa kong messages mula sa bagong number. Local number yon, number ni Rickson. At isa lang ang ibig sabihin noon, nandito na siya sa Pilipinas. Sa mga messages na Rigson, nag-aalala siya. Kung kailangan daw niyang pumunta sa Thailand at hanapin ako kung nandun pa ako, gagawin niya. Gulong-gulo ako nun ka puso pero natapos. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nakapag-desisyon din ako. Ginamit ko na ulit ang lumang SIM card ko at sinabi ko kay Rickson na nasa Maynila ako. Sinabi ko na lang na nawala ko yung SIM card pero nahanap ko din. Ang sabi niya pupuntahan daw niya ako. Susunduin daw niya ako at magpapakasal na kami. Wala na akong choice kaya pumayag na akong puntahan niya ako. Nag-isip na lang ulit ako ng idadahilan ko dahil wala sa akin ang singsing. Sabi ko, bahala na. Pero habang gulong-gulo ang isip ko sa kaiisip at nangihina na dahil sa stress,
ay biglang tumawag si Jenny. Madaling araw na noon. Sinagot ko kahit wala ako sa mood makinig sa anumang ikukwento niya sa akin. Sophie! Hello, Jen. Sophie! Oh, kumusta? Okay lang, pero guess what kung bakit ako tumawag sa'yo? Oh, ano? Si Perry Jan Lucas! Nakita ko, kanina lang! Ha? Ayon kay Jen, nung tumawag siya nung madaling araw na yon, ay nakasakayan daw niya sa bus galing ng Maynila si Perry. Pero hindi daw siya pinansin nito dahil parang napakalalim daw ng iniisip ni Perry. Pumayat pa raw si Perry pero guwapo pa rin. Naiyak ako sa kwentong yun ni Jen. Dahil alam ng Diyos kung gaano ako nasasabik kay Perry. Gusto ko siyang mayakap. Gusto ko siyang mahagkan ulit. Gusto kong makita ang kanyang ngiti. Pinakiusapan ko si Jen na puntahan niya sa bahay nila si Perry. Kunin niya ang number niya. Umuo naman si Jen pero bukas na lang daw kasi nga madaling araw na. Kaso hindi ako nakapaghintay. Nagdesisyon ako, nagbihis ako, nagbiyahe pa uwi dito kahit alam kong nakaluwas na rin si Rexon para sunduin ako. Mas madali kasing harapin si Rexon kung nasa akin ang napaka-importanteng singsing na yon. Alas 8 ng umaga, nasa Isabela na ako nang mag-text si Jen sa akin. Papunta na raw siya kina Perry. Alas 9, nag-text ulit siya, sabi niya, nasa bahay na siya ni na Perry at kausap nito ang mama ni Perry. Naliligo lang daw si Perry at galing daw si Perry sa Amerika. Amerika? Tanong ko ulit. Oo, yun naman sabi ng mama niya, reply ni Jen. Ilang minuto pa, may nag-text na. Hi, si Perry ito. Ibibigay ko sa iyong sinsing. Hihintayin kita dito. Natulala ako sa text na ito ni Perry. Kasunod na yung pagpapak na ng luha ko. Masakit kasi parang hahayaan niyo ako na mapunta kay Rexon. Sa bahay nila, Jen ako dumiretso. Galit si Rexon sa tawag niya dahil nasa Manila na raw siya. Bakit daw hindi ko sinabing uuwi pala ako? Hindi ko na siya nire-reply noon dahil mas iniintindi ko ang muli naming pagkikita ni Perry. Ano ba talaga, Sophie? Naglulokohan ba tayo? Ganito ang text ni Rexon na nagpainit ng ulo ko. Nireplyan ko siya, hindi Rexon. Dahil ang totoo, sarili ko lang niloloko ko. Dahil kung magpapakasal ako sa'yo, malaking panluloko yun sa sarili ko dahil hindi kita ganun kamahal para pakasalan kita. Uwi ako dyan ngayon din, Sophie, and please, harapin mo ako. Huwag mo akong pagtaguhan dahil gagawin ko ang lahat para makuha ka lang. Paano mo ako makukuha, Rexon? Eh, hindi mo nga makuha yung idea. Hindi mo makuha yung idea na hindi kita mahal. Kaya hindi ko kayang pakasalan ka. You cannot say that to me, Sophie. I waited too long. And I have done too much for you. Okay lang. Okay lang na hindi mo ako mahal. I will still marry you at naniniwala ako na matututunan mo din ako mahalin. Because as usual, I will do everything to make you love me. Iniwan ko lang mga gamit ko kina Jen, siya ako nagpasama ulit sa kanya papunta kina Perry, pero nasa kalsada pa lang kami ay halos sasabog na ang dibdib ko. Nadat na namin nagiinuman si ni Perry kasama mga pinsan at mga kaibigan niya.
Parang aagos ang luha ko noong makita ko si Terry. Wala na ang boyish looking face niya pero guwapo pa rin. At naka-t-shirt siya noon ng kulay yellow. Naisip ko, happy kaya siya na makita ako. Mali dahil wala siyang kangiting-ngiti. Wala siyang kangiting-ngiti nung kasalubungin niya ako. At sinabing, sandali lang, kukunin ko lang yung motor. Hanggang sa marinig ko na ang pamilya na tunog ng lumang motorsiklo, at pagtingin ko sa likod ay naroon na siya. Halika, kunin natin, sabi niya. Ingat ka, friend, ha. Baka lasing yung driver mo. Sabi ni Jen nung bago ko siya iwanan at sinabihang hintayin lang niya ako. Umangkas nga ako sa likod ni Perry gaya ng dati. Pero hindi ko na magawang humahawak sa kanya. At hindi na rin niya ako sinabihang kumapit. Wala kaming imikan ni hindi ko magawang tanungin sa kanya kung saan namin kukunin ang singsing. Pinatitigas ko lang ang puso ko, pinipigil ko lang ang umiyak. Nagtatanong ang isip ko kung bakit wala ng amor sa akin si Perry. Nasagot lang ang tanong ko nung makita kong papunta kami sa lugar na itinuturing niyang paraiso. Hanggang sa lumakad kami sa paakyat na lupa ay hindi niya na ako inalalayan. Tumulo na lang ang luha ko nung nasa ilalim na ako ng puno at siya ay umakyat. Doon pala niya itinago ang singsing. Ang tanong ko noon, nandun pa kaya? Pagbaba niya, inabot niya sa akin ang singsing pero nasulyapan ko ang mukha niya. Parang basa ng luha. Let's go. Narinig kong sabi niya tsaka tumalikod na. Hindi ako kumilos habang siya naglalakad na palayo. Sumalampak ako sa ibabaw ng bato hanggang sa maramdaman kong bumalik siya pero ako noon ay umiiyak na. Bumalik siya at tumigil sa likuran ko. At nagsalita. Okay. Alam kong mahirap, Sophie. Pero para sa'yo ito. Noon ay tumayo ako at hinarap ko siya para makitang basa nga talaga ng luha ang mukha niya. Noon ay niyakap ko siya habang umuwi-iyak din ako. Noong una yumakap din siya pero sandali lang. Agad din niyang tinanggal ang braso niya sa akin at ang sabi niya, walang nangyari sa akin. Nung umalis ako ang sabi ko magpapayaman ako sa Amerika. At pagbalik ko, ipapamukha ko sa kay Rexon na kaya kong tapatan ang panlaban niyang kayamanan. Pero bigo ako, Sophie. Nahihiya akong humarap sa'yo at kay Rexon dahil yun ang usapan namin noon. Mahirap ang buhay sa States. And I'm a loser. At sa tingin ko, tama. Mas deserving ni Rexon ang makasama ka. Pero hindi ko mahal si Rexon, Perry. Ikaw ang mahal ko. Matututunan mo din siyang mahalin. Madali lang yun. Guwapo naman siya at higit sa lahat, mabait, mayaman. Hindi ko kailangan ng mabait at mayaman. Kailangan kita. Ikaw ang mahal ko.
Mahal na mahal din kita, Sophie, pero wala kang mapapala sa akin. Anong buhay ang mabibigay ko sa'yo? Maghihirap ka lang sa akin. At ayaw kong maghirap ka. Ang pangarap kong buhay para sa'yo, Sophie, yung buhay na maginhawa. At gusto ko pa rin matupad ng pangarap na yun, Sophie, sa pamamagitan ni Rickson. He is the better man. Mahal kita, Perry. Huwag mo akong ipamigay. Hindi kita tinamimigay. Pinapalaya lang kita para sa buhay na mas maganda. And please, please, Sophie, huwag na nating pahirapan ang sarili natin. I'm so sure. Mamahalin mo din si Rickson. Okay, let's face it. May mga bagay na kahit gustong gusto natin, ay hindi na pupunta sa atin. Ganun lang kasimple yun, Sophie. Tapusin na natin to, okay? June 2007, noong ikasal ako. Well, I can say, it was the most gorgeous, or I was the most gorgeous bride nung araw na yon, kasi maganda ang gown ko na dinesign ni Kuya Limon para sa akin. Sa simbahan, nakangiti ang mga abay ko sa akin. Suot nila ang kanilang mga pang-aga, pang-abay na gown na napakaganda rin ng design at ang kulay. Ang kulay ng motif, ang kulay ng mga gown ng mga abay ay kulay purple. Yes, purple ang motif ng kasal ko. Because purple means, syempre, hindi happiness. Hindi happiness. Kasi yellow ang happiness. Purple means royalty, mystery, and magic. Sa may altar, natanaw ko na rin ang aking groom. Napakagwapo din sa kanyang suot na kulay black na Amerikana. Pero kahit malayo ako sa kanya, napangiti ako kasi napansin ko kaagad ang kanyang kurbata. Kulay yellow. Sa ngayon ay may baby na kami ni Perry, pero wala siya dito ngayon kasi nasa state siya. Nagtatrabaho siya doon, pero tourist visa din lang ang gamit niya. After expiration, uwi ulit dito, pero malaki naman ang kita kahit papano. Dito kami nakatira sa bahay ng parents niya at wala akong masabi sa buong pamilya ni Perry. Talagang mababait sila. Nung isoli ko kay Rickson ang singsing, nagalit siya. Sinumbatan ako sa lahat ng ginawa ko o ginawa daw niya para sa akin. Hindi na lang ako umimik. Pero nang umiyak siya, noon ako nagpaliwanag. Hindi lang ikaw ang mahihirapan kapag nagsama na tayo na wala akong pag-ibig para sa'yo. Kundi lalo na ako, Rickson. Kung haharap tayo sa altar at tatanungin ng pare kung tatanggipin kita bilang asawa ko, alam kong kakabahan ka lang sa isasagot ko. At sa harap ng altar, Rickson, sa tingin mo ba magagawa akong magsinungaling? Masama ang loob ni Rickson sa akin at ang lola niya, pero ang mama niya, naunawaan ako. Siya pa nga nagpresentang kunin ko daw siyang ninang at kinuha ko naman. Yun pala, pareho kami halos ng kwento.
Hanga siya sa akin dahil sinunod ko ang puso ko. At hindi ang isip ko gaya din ng ginawa niya noon. Lalaki ang anak namin ni Perry. 9 months old na siya at chocolate din ang balat niya gaya ng daddy niya. At kasing cute din ng daddy niya. Hindi kami mayaman, sapat lang kumbaga, pero mayaman kami sa pagmamahal at ligaya because I know that our family is blessed with God's love. Hanggang dito na lang kapulso at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sincerely yours, Sophie.